Hi, Kuyang Sir and Ating Sis. Kuyang Robert Saluta at EXO Armoring Company Inc. located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. So let's check the new delivery of EXO Armoring, the Toyota Fortuner 4x4. This unit is assault rifle protection, no, na ginawa ni EXO Armoring Company. So check natin kung ano ang meron, no. Same as kung ano yung mga assault rifle na ginagawa natin. Ganun din naman yung mga ginagawa natin, pero gusto lang natin laging i-remind yung ating mga viewers na ito yung laging ginagawa natin. So we always vlog our new for delivery units ng bulletproof. Tara, silipin natin. So check na natin, no. So ito yung lagi ko sinasabi sa inyo, ang ating pong pinto ay napakagaang buksan. Ayan, no. Pagsira natin, push mo lang natin. Makita mo ang ating alignment ng pintuan ay napakaganda. Ayan po. Ayan yung mga pinto natin, no? Kung makikita ko ninyo, ayan. Ninyo kailangan islam yung auto natin. Ayan. So, punta tayo ngayon sa loob ng kasakyan, no? So, kung mapapansin natin, no, kapag handgun protection, ang madalas po natin ginagawa ay assault rifle po ang harapan, assault rifle po ang likuran. This one is all throughout is assault rifle protection. Lahat po ng perimeter, lahat po ng body armor niya is assault, even in the roof, no? Itong windshield po natin is the thickness of the glass is around 41mm. Even the glass of the window, pare-parehas po yan na 41mm. Kaya kung mapapansin po ninyo, no, ayan po, gano'ng kapal po yan, no? 2 inches na po yung kapal niyan. Ganyan, kakalapad. So, yung compare with the handguns, around 21mm. So, lagi po tayong merong overlapping and bullet catcher. Kahit dito po sa mga portion na to, may mga armored po tayo. Ayan po. Na protection po yan na wala ho tayong gap. And operable power window, same as before, kung ano po yung left and right front power window natin. Ayan po. There is a limitation, no? Yung ating pong pagbaba ng bintana, no? So hanggang dyan lang po yan. Just because of the mechanism. At saka ang purpose nga lagi na sinasabi ho natin, bakit bumaba ang bintana sa harapan? If in case po mawalan nung tayo ng aircon, hindi tayo suffocated po sa loob. And second po, kung meron tayong mga checkpoint na hindi natin alam kung totoong checkpoint, pwede po ninyong ibaba yung bintana na hindi nyo kailangan buksan ng pintuan. So, same as before po, no, yung atin na paul-ult ko sa inyo, ang atin pong hinges ay hindi po nireinforce lang. Lagi po tayong fabricated po. Ayan. Ang purpose po niyan, if in case pong naluma yung auto natin at nagsag ng konti yung auto ng mga doors natin, bumabaho ng konti, meron po tayong alignment na pwede hong gawin natin. Yan po yung mga para hindi yung maingay o naglalangit-ngitan ng ating mga sasakyan. Ngayon, ang assault rifle natin, no, the thickness of our steel is 6.5mm. Yung pong body ho natin, meron na ho tayong 6.5mm na steel, meron pa ho tayong Kevlar. Standard na po sa atin, lagi tayo may Kevlar. Kasi po, kung ipinkis na special bullet po sila, lumusot man sa bakal siya, eh meron po magka-catch ng bullet. Yan po yung kagandahan po ng mga armored natin, no, na ginagawa ni EXO Armoring. Hindi ko na kailangan siguro i-explain sa inyo kung anong features ng itong Fortuner kasi pare-parehas naman po ang features ng Fortuner at marami na rin po tayong na-vlog niyan. Yung ating po sa roof, no, ang thickness natin is 3mm steel just because wala naman po mababaril sa atin ng direct hit.
dahil kung nasa bundok sila, puro price plant lang ang yan. Kaya po, ang kagandahan nun ng iba, kaya even the hour handgun protection, I recommend use 3mm steel para sa body. Yan po yung mga advantage po. And kaya kung nasasabi ko yan, siguro, we have experience for so many years. We are 22 years in armoring business. At saka, ito po, ang floor po natin, eh, meron po itong protection. No? Hindi lang na natin nakapakita, pero meron po ditong protection na we use Kevlar blanket. Kaya po yung auto po natin, compared with the armored vehicle, mas magaang po. Sila po kasi, they use steel. Tayo po, Kevlar blanket. 200 grenade, DN51 po, explode together, kaya po kayong sustain sa loob ng sasakyan. Yan po yung agandahan po nung Kevlar blanket natin sa flooring. And also, no, wala po tayong iniipit ng mga wirings para ipinkis. Kung may problema po, madali po nating masilip yung mga access ba na pag may problem po, madali natin masolve yung mga issues ipinkis po meron po man. Ngayon po, no, punta po tayo sa likod ng auto. Ito po, no, fix po yan. Pero minsan po, may mga client na gusto ko nilang bumaba pati po itong likod. As request lang po, ginagawa po natin yun. Pero ang standard po natin talaga, front lang po. For VIP security po yun. Kumbaga, para hindi po siya naipag-usap sa mga outside. For example po, no, meron checkpoint. So at least ang bababa lang na bintana, yung nasa harapan lang po, yung mga driver o yung security niya. Yan po yung purpose talaga ho na hindi bumaba ito. Punta ko tayo dun sa likod, no, ng auto natin, no. Ayan, madalas po na ang gawa ho natin ay functioning pa rin po ang ating hatch door sa likod po, no. Ito ho yan. And makikita ho ninyo, we have a additional door po na may steel and glass. So yung glass po, para makita ho natin yung likod natin, pagpa-atras po tayo. At kung maabante man tayo, makita ho natin, masilip natin kung ano yung mga sasakyan po sa likod. Even in the cargo, magaang po natin buksan ang pintuan at isara. Kung makita ho natin, no, yung iba ho, nandito yung bukasan. So parang napakahirap po ata. Kung nandyan, dapat po talaga nandito. Kasi po, madalas po, parang pipick up po tayo ng VIP o yung pasahero, lagi po nasa right side. So, kung may gamit po kayo, pagbukas po ninyo, ito na po yung access. So, madali natin mabuhat at mailagay. Also, like kong in-explain ngayon, no, lagi po tayo meron ding gun port po. Kung sakaling gusto po ninyong pumutok from inside going out. Extra door open, pag medyo nasira pong itong kabila, meron po tayong pwedeng gamitin na bukasan. Ayan po. Ito, same din po. Makita po ninyo, 41mm po yung glass, overlapping, bullet catcher, fabricated hinges, open and closing. Hindi kailangang islam yung auto, itulak lang muna natin, magkasara po yan. Because of the alignment of door is maganda po. Ayan po, no, yung power natin. Ayan. So, in terms of suspension, no, standard po tayo na nag-upgrade ng shocks and spring. Every time we armor the vehicle, ang nangyayari po dyan, bumabagsak po yung height niyan. So, papatan natin ng upgraded. And also, we have run flat tires. Bali, limang tires po ang meron pong run flat dyan, no? Ang run flat po natin, you can run up to 50 kilometers, depende po sa road conditions. So, harap, limang tires po yan. Suspension upgrade, harap likod po. Brake system po, pinapalitan natin ng pang-racing po yung harapan, yung brake pad po. So, siguro maganda. Punta naman tayo ngayon sa engine bay area, no, para makita nyo ano yung mga ginawa natin dito. Dito muna, engine bay naman muna natin. Like the computer box po, ayan po. Meron pong cover po dyan. And then the fuse box, may cover po siya. And the battery, may cover po tayo, no. So, ganyan po tayo gumawa parate. And also, standard na rin po sa atin ngayon na may mga ram bumper tayo. Yung mga nakatago po dyan. Yung pong sinasabi po natin, no, parate na pag binanggahod natin to para makaalis tayo sa sin, pag hinarang natin, iraramp natin siya. Hindi po papasok basta-basta ito para ho mapigil yung ating mga tires pag ikot. So, yan po yung mga advantage po ng mga ginagawa ho natin sa Exo Armoring. Siguro, yan po yung mga features po na ginawa ng Exo Armoring, ano. Ang gagawin naman ho natin ngayon, test drive natin yung sakyan para ma-feel naman natin yung ride niya. Okay? Ayra, tara! Test drive tayo ng Fortuner, no, na 4x4, no. Alam nyo, kagandaan nito sa Fortuner na to, eh. Napaka-simple, hindi obvious na naka-armored, kahit saan nyo gamitin, maraming Fortuner. Kaya, hindi pansinin. 2.8 lang ang makina niya, pero yung kanyang power, compare sa mga luma, no, napakaganda ho talaga ngayon. Ngayon po, paligitan ng makina, palakasan ng horsepower, tsaka mga torque. Yan, ganyan yun, no.
Pero syempre, hindi, don't expect too much power. Pero kung sa power lang niya, kaya naman niyang bitbitin yung kamapreno pa lang, maganda na. Kaya niyang bitbitin yung additional weight ng armored. Hindi naman tayo nag-armored para maipagkarera. So, normal driving supposed yan, kailangan natin, no? Pero syempre, minsan nagmamadali tayo or ano, kayang-kayaw niya. Pagdating sa preno, napaganda, mapaganda rin ang preno niya doon sa ating kinabit na pang racing na brake pad. Konting ano, ayan po, mapansin po ninyo, talagang pitik lang, eh, makapit na makapit po siya. Simpleng auto, naka-armored kayo, hindi tayo ma-lifestyle check. Yung hapon na kasi, kaya medyo matraffic na. So, yan po, no, yung sabi ko sa inyo, yung handling niya, maganda po, yung suspension niya, maganda po. Kagandahan talaga pa nag-armored po tayo, no? Mas gumaganda ko yung ride dahil sa suspension niya. Yan po yung kagandahan ng mga armored. At saka, kung sa protection ng protection lang po, eh, siya po yung pinamaganda sa mga banggaan. Dahil yung side beam impact niya, eh, hindi na ho tubo lang, kundi isang buong plate ng pintuan. Ayan, yan po yung mga safety niyan. Hindi lang sa bulletproof, even in the accident, lamang na lamang tayo dito. Anyway, shout out naman tayo sa family ko, no? Sa asawa ko, kay Melay, sa mga anak ko, kay Carson, kay Charlotte, kay Robin, kay Trevor, kay John, and kay Julian, na nasa Amerika. Para ho, mag-greet ko naman po sa aking YouTube channel. Ayan po, at ating pong mga Brad po, na nasa installation po, no? Congratulations po. At ang aming incoming worshipful master ng Katipunan, yan po, si Fiscal Amiel Songko. Yan po, yan po yung ating worshipful ng Katipunan po, no? So, ginigit na po natin yung mga brad natin sa mga Mason. Congratulations po sa lahat po for the three lights and new sets of officers. Anyway po, no? Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel po, no? Kuyang Robert. Kung may mga tanong po kayo, you can call me at 0917-837-3099. Thank you very much and God bless.